panibagong taon na may pag-asa at masagana. Ladies and gentlemen, congratulations po sa inyo lahat dahil ang ganda-ganda ng unang pasok ng taon para sa ating lahat. Lalo na sa mga first-timer na nandito, swerte kayo dahil umpisa pa lang ng taon na impitahan ka na dito sa Royal Business Park. Ano man ang dahilan, bakit ka nandiyan ngayon? Kahit dinamitan ka pa ng emotional blackmail ng kaibigan mo. Umari, sumama ka na sa akin. Kung hindi, magsulitan na tayo ng kandila. Kahit ano man ang dahilan yan, ang importante nandito ka ngayon. Diba? Anyway, ladies and gentlemen, punong-punong po tayo, sisika tayo, pero okay lang yan. I won't be taking too much of your time. Hindi mo natin masyado itong pamahabain. Alam ko naman, syempre gusto niyo na malaman, straight to the point. Paano ba yan? Ano ba talaga kitaan dito sa Royal? Pero of course, bago ang lahat, syempre sa mga hindi po sa akin nakakakilala, ayun, let me introduce myself. I've been with Royal Business Club for more than 9 years already. Kung meron na siguro isang tao na po pwede magkwento ng negosyo dito sa inyo, I'd like to believe na isa po ako dun. Kasi nakita ko ang negosyo ko when it started from a very humble beginning. Nagsimula ng maliit, hagal, lumaki at nakilala ko sa buong mundo. Mas okay na yun kaysa magsimula ng malaki agad, tas paliit ng paliit hagas na mawala. Ang galing naman kasi magbukas sa negosyo. Pero ang tanong dyan at ang challenge dyan, how are you going to sustain it? Ladies and gentlemen, makikita niyo po ang track record ng kumpanya ng Royal. At bakit kami ganito kabaliw talaga? Remember, I've been doing this business for the past 9 years. 2006 po, sinisimulan ko na itong gawin. Kung may mga iba dito na may trabaho ngayon, may mga negosyo kayo, may nag-aaral pa dito, hindi ko sinasabing iwanan ninyo ang kasalukuyang ginagawa ninyo. Ito'y gagawin nyo lang ang part-time business. Alam nyo, sa hirap ng buhay ngayon, lahat po ng presyo tumataas. Ang bilhin ho, pataas na pataas na pataas. Ang hindi lang tumataas yung kita. Ang masakit nun, tumaas man na kaunti yung kita, ang gastos, tumataas din. Tama ba? Kaya alam nyo, hindi basta ba mag-run time up ng part-time. Kasi mahirap po mag-budget kung wala na tayong binabudget. Marami kasi mga Pilipino, marami po kasi tayo mga kasamahan natin. Isip-bisi tayo kung paano mag-budget. Isip tayo lang isip ko pa paano magtitid. Hindi ba nakaugalian na natin yan? Magtipid ng kuryente, magtipid ng tubig, bawasan ng gastos. Lahat tayo walang inintindi kung paano magtipid ng gastusin. Alam nyo, habang tayo nabubuhay, ang gastos ko, eh nandiyan na talaga, hindi na mawawalan yan. Kesa maging busy ka ng busy kung paano magtipid, mag-isip ka na lang ng paraan kung paano lumaki ang kita mo. Gumastos ka man, okay lang, malaki naman ang kita. Tama rin, I think that should be the mentality. Kesa naman, budget ka ng budget, tipid ka ng tipid, wala ka talaga hanggang doon na lang. Ako, ano? Okay, now, sinasabi ko ito kasi alam nyo, lalo sa may mga trabaho nandito. Ako kasi nagsimula lang po ng part-time sa Royal. Hindi ko naman iniwanan agad yung dati kong trabaho. Lalo na, di ba, sa ibang bansa nga po, sa ibang bansa nga, dalawa, tatlo, apat ang trabaho ng isang tao. Sanay talaga sa multitasking. Bakit isa sobrang taas ang standard of living, hindi po pwede sa isang trabaho lang talaga umaasa. Ganun kasi kasisipan. Dito lang naman kasi sa Pilipinas, kahit tambay ang bubuhay. Diba? So tingin ko, gusto natin ng panibagong taon, ng masaganong bagong taon, kasi sipag-sipagan talaga natin. Gawin ng part-time, ipadagdag nyo lang ito sa inyong kasalukuyang ginagawa. Kasi when I started the business, ginawa ko na ito ng part-time for 7 months. Wala pa akong plano-plano mag-resign sa trabaho. I was connected at that time sa isang real estate company. I was an executive property consultant. Maganda lang pong pakinggan yung position ko, pero puro dating walang datuin. Di ba? Parang manager lang na puro sir, walang money. Sa totoo lang, magpakatotoo po tayo, naanin mo naman ang posisyon, ang title, ang recognition, ang laki. Hindi mo pwede pakain sa pamilya mo. At the end of the day, kailangan ka nagtatrabaho para sa? Pamilya! Para sa? Pamilya! Pamilya at? Pamilya! Diba? Bakit kailangan sa pera? Of course, for the family. Because as I always say, you know, money is not the most important thing in this life, but it affects the most important people in our lives. At nagalumin ko po para mas may feelings. Hindi mo pera ang pinakamahalagang bagay dito sa
mundo. Pero kailangan natin ang pera para mapaligaya natin yung pinakamahalagang tao sa buhay natin. That is the reason why we really work so hard. That is the reason kahit na mahirap, tinitiis natin. Bakit? Kasi kailangan natin kumita ng pera. Hindi lang para sa sarili natin, kasi kung para sa sarili ko lang, alam niyo po, kung pwede na ako sa trabaho ko eh. Kung para sa sarili mo lang, kaya mo tiisin ang hirap. Pero kung iisipin mo yung mga tao umaasa sa'yo, yun yung bagay na sa tingin ko nagpupursige sa atin para talagang tumoto ng kayo. But then again, mga kaibigan, minsan kahit anong kayod mo, anong sipag mo, anong tsaga mo, pero kung yung ginagawa mo, eh wala namang pinatutunguhan. Ang daming oras, panahon, at galing, at tsaga na nasasayang. Katulad ko po, alam na nagsimula ako dito sa Royal, nabuksan lang po yung isipan ko. Nabuksan lang yung isipan ko na sabi ko, noong una, part-time lang, syempre everything will be a learning day. Sabi ko noon, kahit 5,000 to 10,000 pesos po na dagdag sa araw-araw, sa buwan-buwan, malaking tulong na yun kasi pagdagdag mo na rin pabayad ng kuryente yun. Yung magyaman, hindi ko pa nag-iisip yun. Ang iniisip ko lang, makakadagdag. Since ako po ang breadwinner sa akin, wala pa ako sa hiling pamilya noon, parehas na magulang ko po yung maasa sa akin, may sakit kasi. So, kailangan kumita ng sapat, hindi lang. Kailangan kumita ng hindi lang sapat, kundi talaga higit pa sa sapat. Lahat ko na pwede pagkakitaan, basta moral, ethical, at legal, sinusunggaban ko yan. Lahat ko na pwede ibenta, huwag lang puro, inibenta ko. Kaya nga ako nung sinama ko nung kaibigan ko dito, sinabi lang niya sa akin, Rocky, halika, sumama ka sa akin. May ipapakita ko sa'yo pagkakakitaan. Attend lang tayo ng seminar. Tatlong bagay lang po, tinanong ko sa kanya bago niya ako na-convince sa mama. Una tanong ko sa kanya, may bayad ba yung seminar na yan? Kasi may mga seminars na ho ako na-attend yan, paglabas ko parang mag-inuhold up. Sabi ko, may bayad ba? Sabi niya, Ras, walang bayad, libre to. Sumama ka lang, makinig ka lang, you don't have to pay anything, you just have to pay attention. Pangalawa tanong ko sa kanya, pag nagustuhan mo ba yung ipapaliwanag, maaaring mag-part-time lang. Because at that time, to be honest, wala pa akong plano mag-resign sa trabaho. Yung trabaho ko, yung pre-bread and butter ko, I've been doing that for how many years? Pero kung hindi makakadagdag, eh sino naman ang tatanggap niya sa dagdag? Wala naman akong ibabawas, magdagdag lang ako. Tama, Melis? Ang sabi niya sa akin, Ras, pwede itong part-time. Pagpunta mo ng opisina, marami kang makikita doon, nagpa-part-time kumikita. Pangatlo tanong ko sa kanya, pag hindi ko man nagustuhan yung ipapaliwanag ninyo, wala bang pilitan? Walang commitment. Ang sagot niya sa akin, Ras, walang pilitan ko. Sumama kayo sa kalahating oras lang, pag nagustuhan mo, pagtulungan natin. Ngayon, kung hindi, okay lang magkaibigan kami tayo. So sa mga first time, hindi yung gusto ko sabihin sa bawat isa sa'yo. Hindi yung mubiro ang pagpunta nyo dito. Sa traffic, despite of the traffic, yung mga dapat kayong gawin, the fact na pumunta kayo ngayon dito. Pagkasalaman po kami sa pagpunta nyo ngayon. Palakpakan naman natin. We appreciate your presence here. Na-appreciate namin ang pagpunta nyo dito. Pero, mas ma-appreciate po namin yan kung habang nandito ka, kahit talaga bubuksan mo ang isipan at puso mo sa pakikinig. Kasi alam nyo, sa totoo lang, mahirap po makipag-usap sa taong sarado ang isip. Kahit gano'ng maganda ang sinabi mo, hindi mo rin makikita. I mean, you compare yourself to a parachute. Because a parachute is best used when it's open. Kahit gano'ng maganda yung paliwanag ko ngayon, kung ito po ay huhusgahan ninyo agad, o umpisa pa lang, eh, iisipin mo na ng iba, hindi nyo mo makikita ng yung ganda na sinasabi ko. Tama? Maaaring nandito ka, nakaupo ka, nakatingin ka sa akin, akala ko po'y nakikinig ka, yung pala ganda-ganda ka lang. Nakatingin ka, akala ko naiintindihan mo, nagagandahan ka na lang pala. Kaya hindi ko sabihin mga kaibigan, ang kailangan ko po sa inyo ngayon ay yung 100% of your full attention. I'm very sure, pag pinakinggan niyo po itong papaliwanag ko, walang dahilan para hindi niyo gawin itong negosyo ko. Ako nagpapasalamat po ako sa Panginoon na napasok po ako sa Royal. If there's one great decision that I made in my life, masasabi ko po yun nung nag-join ako sa Royal. Kasi ang laki ng binago ng Royal Business Club sa buhay ko. Well, ako nasasalita sa harap, hindi po ako dinayara ng kumpanya para kumilisihin kayo. Nagsasalita ako ngayon just to inspire everyone here. But you know, I can only inspire you, but the motivation has to come from within. Yeah. Hindi ba? Kasi I serve as a living testimony that the system is really working. Natotoo talaga ito negosyo nito. Because once upon a time, I was just like you. Once upon a time, I was also a first-timer. Walang alam sa Royal, pero mga kaibigan, nabuhayin ako ng pag-asa sa negosyo nito. Imagine niyo po na sinimulan ko ang Royal, 7 months part-time lang ako, and then nag-resign po ako sa trabaho. Kung
rito ng shop ng taon. Mga kaibigan, praise God, I give back all the glory to Him. Yung 9 years na trabaho ko po sa Royal, continuloy yung dati kong trabaho sa dati kong kumpanya. Baka namatay po ako doon at nabuhay, namatay at nabuhay. Kahit ilang beses doon kong patayin at buhayin doon sa dati kong trabaho. Promise, hindi ko kikitain doon yung kinita ko dito ng shop ng taon. Kwento sa inyo. Kasi hindi ba tayo, makarinig lang naman tayo ng mga success stories ng ibang tao. Misal nga kahit hindi mo kilala, pag nakita mo yumaman, gumanda ang buhay, sana hindi ba nagiging inspirasyon naman sa atin yun? Summit! And remember, if you want to become successful, simple lang, you just have to listen to successful people. Okay? Ito lang po, negosyo to, ang nagbigay sa amin ng pagkakataon na gumanda ang buhay. Because just like some of you here, hindi naman po lahat, ako ay from a poor family. Magaling, hindi naman po ako nagaling sa mayamang pamilya. Of course, hindi na po ako mukhang poor ngayon kasi umaman na po ako. Yes! Pero dati, syempre, sabi ko nga, hindi mo kasalanan yung panganak na mahirap. Kasi hindi mo pwede piliin ang magulang mo. Pero syempre, kung pipiliin, pipiliin ko pa rin po ang magulang ko. Diba? Hindi mo pwede piliin ang magulang mo. Pero kasalanan mortal pag ikaw namatay pang mahirap. Kasi napigyan ka ng mahabang magkakataon para pag-uhin yan. Hindi mo lang binahin. Yes. Pero sa panahon ngayon, hindi na pala assurance na nag-graduate ka. You came from a good school, you work in a good company. Ibig sabihin, dire-diretso na yun ng pag-esenso at pag-yaman. Kasi kung yun lang po ang assurance, sana lahat ng kakilala ko nag-graduate, you came from a good school, working in a good company. Sana po mayayaman at asensado na rin ang pamumuhay. Kasi at the end of the day, mga kaibigan, lahat tayo, syempre, nagtatrabaho at nabubuhay at namamakasa na kahit papano, ilan lamang sa mga pangarap natin matupad. Lahat ba kayo may mga pangarap sa buhay? Yes! Hindi ba sabi nila, ang pinakamahirap daw na tao sa mundo, hindi yung tao walang pera, kundi yung tao walang pangarap. Libre lang kong mangarap, kahit mangarap ka ng mansyon, walang magagalit. Ang hindi ko maintindihan sa iba, libre ng mangarap, nagtititid pa. Nangarap ka rin lang ng sasakyan, tricycle na, second hand pa. Siyempre kung mga ngarap kayo, daw talagang gusto mo na. Di ba? Di ba sabi nga ni God, ask and you shall receive. Hingi mo para hihingi ko sa'yo. Kaya kailangan paghihingi ka yung totoong gusto mo. Yes! Tama? Yes! So, hihingi ka yung gusto mo talaga. Okay? Hindi naman masama kung bigay sa Panginoon na yumaman at gumanda ang buhay. Because I believe God Himself wants us to have a prosperous life. Amen. Amen. God Himself wants us to have an abundant life. Amen. Amen. Hindi mo ito fellowship. Ang sinasabi ko lang, abay, hindi naman mo siguro kasalanan na mangarap tayo kung yumaman. Di ba? Naging magasagana ang buhay. Basta wala naman ikaw ginagawang hindi maganda. Ang sinasabi ko lang mga kaibigan, bakit natin pinapangarap na yumaman, magkaroon ng maraming pera? Simple lang. Kasi alam natin, for us to get our big dreams, it follows you have to have a big source of income. Do you agree? Yes! Para matupad mo yung matataas na pangarap natin, magka-potse, magka-bahay, magkaroon ng savings, makapag-travel around the world, kailangan meron kang malaking pera pinagkukunan. Ang mangarap po ay libre. Pero para tuparin ang mga pangarap na yan, may kabayaran yan. There's a price you have to pay. Ibig sabihin, kailangan natin ng malaking pera pinagkukunan para matupad yung mga pinapangarap natin sa buhay. Tama po ba yun? Yes! So kung babalikan natin ngayon, magkano lang ba ang pera pumapasok sa pamilya natin kwan-kwan? 10,000, 50,000, 20,000, 25,000 pesos per month? Ikaw pa ang sumasagot sa lahat, breadwinner ka pa? Mga kaibigan, saan makakarating yung ganong klase pero pumapasok sa pamilya? Hindi mo pangarap ang tawag dyan, kundi ilusyon. Hindi ka na maaarap ng kotse ng bahay kung gano'n na kinikita mo. Kamali! Huwag kaya marami sa atin, pag pinag-usapan pagyaman, medyo wala na sa itin na natin ma-digest. Bakit? Marami sa atin, ipinakunay mga pangarap na yan, nilagyan pa ng simento para magpakalabas. Hindi ba? But then again, mga kaibigan, ako po, nung attend ako ng Royal, itong presentation na ito, kaya ko lang siya ni-share sa inyo. Nung gabi na yun, hindi ako nakatulog eh. Kaya mamayang gabi, pag hindi kayo nakatulog, congratulations sa inyalis po yan ang yumayaman sa negosyo na ito. Alam mo, kung masasin ko lang ako nakatulog noon, paano ko makakatulog kung alam mong malapit ka ng yumaman? Tama? So, na-excite ako, bakit? Kasi pinag-usapan mo, pagkita ng malaking pera. Alright. Now, ladies and gentlemen,
Kung pagkita ng malaking pera pinag-usapan, ano ba ba ang paraan para kumita tayo ng malaking pera? I hope, ano, buksan natin isipan ko natin. What are the reasons or what are some ways para ang tao kumita ng malaking pera? Pag ikaw nag-artista ka at tinamaan mo yan, okay, yayaman ka. Pero bihira po yung makakakuha doon. Tama? O, naging basketball player ka, nasumikat ka, pwede rin. Eh, kung ikaw mag-a-apply ka ng trabaho sa panahon ngayon, I have nothing against employment. Galing po ako sa employment. Ang magulang ko po, pinalaki kami, pinag-aral kami sa pagiging empleyado. I have nothing against it. But you know, doing it for the rest of your life is wrong. For me, employment should only be done temporarily. Stepping stone lang, hindi ba? Para lang to get experience. Pero time will come, darating po ang panahon, dumating yung time na mag-retire ka, makauipon ka ng lump sum mo, para hindi mo upos anong gagawin mo, mag-negosyo pa din. Tama mali? Ibig sabihin, it's about time, I think, Filipinos, ay maging open when it comes to entrepreneurship or business. Because whether we accept it or not, yung mga pangarap na ninanais po natin, yan po ay nakukuha ng isang tao nag-negosyo. Kasi sa negosyo tayo nakakaroon ng pagkakataon to earn unlimited income. Do you agree? Yes! Kung may makita kayong magandang bahay sa isang magandang subdivision, ang tanong mo ba, ano kaya ang trabaho ng may-ari ng magandang bahay niya? Hindi po. Ang tanong dyan, ano kaya ang negosyo ng may-ari ng magandang bahay niya? Pag may nakita kayong magandang sasakyan sa labas, naka-Porsche, naka-Ferrari, naka-BMW, ang tanong mo ba, ano kaya ang trabaho ng may-ari ng Ferrari na yan? Of course na! Ang tanong dyan, ano kaya ang negosyo ng may-ari ng Ferrari niya? Pag may nakilala ang mga bata na nag-aaral sa Harvard University at Ateneo de Manila, yung mga mamahaling eskwelahan, ang tanong mo ba, ano kaya ang trabaho ng mga magulang yan? Bakit napag-aaral sila sa malaking eskwelahan? Hindi po. Ang tanong dyan, ano kaya ang negosyo ng mga magulang yan? At napag-aaral ng mga anak nila sa maganda at malaking eskwelahan? In other words, you and I know for a fact yung nakakakuha ng mga pinapangarap natin, yun ang negosyo. And remember, kung yun ang gusto natin mangyari sa buhay natin, yun ang dapat natin ginagawa. Do you all agree? Yes! Okay, imagine mo, bakit alam naman natin ang pera natin mag-negosyo? How come hindi po lahat ng tao willing mag-negosyo? Ilan na sa kwartong to ang nag-negosyo po? Tapos pong kamay. Iilan lang po, hindi ba? Okay, why? Because there are several factors that you need to consider before you can actually put up your own business. Number one, kung ikaw mag-negosyo, ano ang una dapat na mayroon ka? Siyempre, una po dapat may kapital. Because you know, money begets money. You want to earn millions, then you have to invest in millions. Natural po sa isang negosyo na mamumunan. Sabi nga, di ba ang prinsipyo sa pumunan? Malaki ang pumunan, malaki ang kita. Maliit ang pumunan, maliit ang kita. Walang pumunan, masyari walang kita. Kahit nga po sa maliit na tindahan lamang na itatayo mo, sari-sari store, for example, hindi nyo maiwasan hindi kayo mamumunan. Siyempre mamumunan ka, bibili ka ng mga paninda dyan. Mahina po ang 10,000 piso doon, 20 mil, 30, 40, 50 mil. Magkano lang ang tubo doon? Piso, 2 piso, 25 centimo, tumakan ka pa. Ang manunit mo, ikaw na yung tangan, ikaw pa rin ka maningin. Siyempre, karamihan naman ng mga kababayan natin nagka-abroad. Gusto niyan ang retirement Pilipinas pa rin. Aalis ka lang naman ng Pilipinas kung hindi masyado maganda buhay mo sa Pinas. Makikipagsapalaroon ka sa ibang bansa. Tama po ba yun? Siyempre, pag nakaipon ka na, hindi ka na para mag-apply pa ng trabaho sa Pilipinas pag tuwi mo. Unang-una nakasubok ka ng kumita ng malaki. Tama? Tama ba? Sa kadalasan, ang gagawin mag-negosyo talaga. Pero mga kapatid, hindi sapat na may pumunan lang ang tao nakapag-negosyo na. Hindi sapat na may pera lang nakapag-negosyo na. Ilan ang kilala mong may pera, walang alam na negosyo bubuksan. Kasi walang experience. Walang alam sa pag-negosyo. Karamihan po ng mga Pinoy, wala naman talaga alam sa pag-negosyo eh. Kasi nasa core values ng family, nasa upbringing din yan eh. Anong kadalasan narinig natin sa mga magulang natin? When we were kids,
anak, mag-aral ko mabuti. Pag ikaw nakagraduate, makahanap ka ng magandang trabaho sa isang malaking kumpanya at pwedeng isang mabuting empleyado. And most of us, if not all, we were all raised up to be a good employee in a good company. Sino ang top 5 richest man in the Philippines? Filipino ba? Chinese! Kasi bata pa lang ang Chinese, ang mindset niya, anak, ikaw aral buti para pag ikaw graduate, ikaw hawak negosyo. Bata pa lang tinitrain niya mag-business. Tama? Kaya tayo, busy-busy sa pag-apply ng trabaho sa mga kumpanya nila. We were all busy working for other people, and we were all so busy making other people rich. Do you agree? Yes! Bakit? Eh, wala naman tayong alam, hindi na-train. Tama ba? Yes! Pangatlo, kahit may pera ka na, may alam ka na nga sa negosyo, hindi sapat yun. Kasi ang pagninegosyo, parang sugal yan. Dapat daw malakas ang loob mo at matibay din ang dibdib mo. Kasi in any business, you'll be facing a lot of risks. Now, ladies and gentlemen, do you believe with me when I say, the bigger the capital, the bigger the risk? Yes! Siyempre, mas malaki ang nilabas. Pangatulan lang, mas marami kang binabawi. Because we all know for a fact, you know, in a traditional business, yung unang taon na nagpasok ka ng negosyo, puro palabas ng pera. Yung mga unang buwan pa. Kaya hindi ba sabi niya, dapat mahaba ang PC mo. Kasi don't expect yung unang taon hindi kita ka lang. Kasi yung unang taon, yun yung stage na talagang puro palabas ng pera. On the first year of your business, naglalabas ka ng pera mo. On the second year of your business, binabawi yung pera nilabas mo. On the third year of your business, you should be making money. Otherwise, kung hindi ka pa kumikita, nasa sa'yo yun, gumahaba ang PC mo, pwede ka lumaban. Pero kung hindi, just to cut your losses, isasara mo na lang yan. Tama ba yan? Yes. Now, ladies and gentlemen, ano ang kadalasang dahilan bakit maraming negosyo nakita mo bumabagsak? I'd like to believe isa na po doon yung tinatawag na utang. Inanegosyante ang kilala na nabaon sa utang. Lalo na kung umpisa na negosyo mo, kulang agad sa puhunan, uutang ka na kaagad. Tama. Well, ako pa, I'm speaking from experience. This is not just something I read from a book, but this is really based on experience. Once upon a time, sinubukan din po namin mag-negosyo. Hindi po ako taga Manila, ang province ko po ay sa Lavesiha. Actually, dahil ako po ay registered sa licensed pharmacist, ako po ay marketing graduate. Noong una, akala namin basta may kaunting puhunan ka, kaunting kaalaman, at kaunting koleksyon, akala po namin sa part na yun para makapagsimula na isang negosyo. Meron lang kami, I think, 150,000 pesos at that time. Sinubukan naman tayo ng butika sa lugar namin, sa kanto po namin. Awa ng Diyos, mga kaibigan, dahil wala naman po kami kaalam-alam sa paglinegosyo. Alam niyo, actually pa lang ang ginagawa, nakuubos na po ang pera namin. Natapos yung buong tindahan, buntos, nakuubos na rin yung pera namin. Wala na kami budget pambili ng itinitla. Hindi naman pwede puro stante lang yan at lalagyan mo ng bula. Pag gano'n na napasubukan na, syempre hindi naman po pwedeng hahayaan mo kasi kumastos ka na eh. Hindi naman pwede nakatiwang-tuwang lang yan. So I remember, talagang lahat po ng bangko sa lugar namin, inikutang talaga natin, apply kami ng loan. Nangutang na kami. Na-approve naman kami, napautang kami. Tumagal lang po yung negosyo namin ng mga dalawang, mahigit dalawang taon. Pero sa after 2 years, ngayon po naging isang alamat na lang. Imagine mo after 2 years, nagulat kami na itinatayo sa tabi namin. Alam niyo kung ano yun? Mercury drug. Hindi na nahila, dumikit pa sa amin. Ilang buwan lang po ang bibilangin, ang sumunod naman, Manson drug naman. Kaya yung butika namin, naging butiki na lang. Dati po lahat ang mga customer namin na sa amin lahat bumibili, syempre lahat nasa Manson, nasa Mercury drug, kasi sila mas kompleto, mas malaki at mas kilala. Paano ka naman lalaban sa mga negosyante, hindi ka pa nga ikinapanganak, matagal ng established. Tama? How can you compete with big business people? Meron ka lang 200,000-300,000 pesos na kapital. Then magaling ka magluto, magtayong ka ng karinderya, pag tinagahin ka ng McDonald's, ang Jollibee, sa harap mo, Burger King. Saan kaya kakain ng tao? Diba? Siyempre doon sa kilala na may aircon pa. Sino lang kakain sa inyo? Hindi kayo kayo nilang pag-ipamilya na lang, family business na lang po. So, ibig ko sabihin, sa panahon ngayon, gone are the days na meron kang 200, 300,000, susugal mo sa negosyo. Yun yun. Nung siguro wala pang napakalalaki mga negosyante. Pero sa panahon ngayon, ang labanan ng competition, very stiff. Big business versus big business. Actually, makikita mo sa mga banko yan eh. Di ba lahat ng mga big banks ngayon nag-merge na rin? Like Metro Bank, BS Bank, Equitable, BCI. Diyan lang po sa may Pasig area, Mandaluyong area. Dati,
parang mga liit-liit na tindahan yan. Pero nagbukas ang Shangri-La Mall, nagbukas ang Mega Mall, lahat yan wipe out. Think of the economic vacuum. Pag dumating yung mga dabuhan ng negosyante sa isang lugar, papatayin talaga lahat ng maliliit na negosyante. Tama? Yes! Tama? Yes! Okay, so paano naman yung mga nagsisimula pala at gusto yung kumita ng malaki? Napakaibigan, another thing, we have what you call human factor. Ano yan? Kumuha ng tindahan mo, kumuha ka rin tagabantay. Paano kung yung tagabantay mo, bantay sa lakay din? Yung bantay mo, may kotse na, ikaw nagtatricycle pa rin. Yung bantay mo nga, may bahay na, ikaw naka-apartment pa rin. Naku na pang yumaman ng bantay kesa sa may-ari. Nangyayari ba yun? Yes! Actually, pag pinag-uusapan, parang nakakatawa ko, ano? But in reality, alam natin lahat nangyayari yan. Yan yung kadalasang dahilan bakit marami sa atin, kahit alam natin may pera sa negosyo, takot mag-negosyo. Sarado ang isip sa negosyo. Bakit? Kasi tingin natin sa pag-negosyo, walang kasiguraduhan. And we all want security for our families. Ang gusto mo lang, yung iwanan, may siguradong pumapasok. Hindi man ako yumaman, importante lang, nakakagaos at may iwanan tinatanggap. Pero mga kapatid, hindi ba, pasili mo marami mag-apit ng trabaho? Pero kung mag-apit ka ng trabaho, unang araw pa lang, hindi ka naman kaagad pasuswentuhan. Yung unang araw, kahataw ka muna, ang sweldo na sa 15 sa 30. Do you agree? Yes. And from the first day to the 14th day, hindi mo maiwasan, hindi ka gagastos. Kasi basta lumabas ka ng bahay, gagastos ka. Mamamasahe ka, pagkain ka, mamunurating ka pa. Punti pa nung wala kang trabaho, wala kang gastos. Nung nagkatrabaho ka, nagagastos ka tuloy. Kaya marami, wala pa kang sahod, wala ng pera. Anong gagawin mo para sumadsad sa sahod? Utang. Ipapangako mo yung sahod na darating sa 15. Kaya pag dumating ang sahod, kadaan lang sa palad yan, pupunta rin sa lahat ng bayarin. I'm speaking from experience. Dati-dati, I was just living from paycheck to paycheck. Yung sahod ko, tinatama lang ko pambayad ng monthly bills. Alam mo, sabi ko nga, hindi ako nagreklamo sa hirap kasi sanay po ako sa hirap. Alam mo kung ano nireklamo ko? Yung araw-araw ginagawa mo yung isang bagay, paulit-ulit. Pero kahit anong gawin mo, wala ka namang matanong ng pag-asa na aasenso ka sa ginagawa mo. Tama? Yun yung nakakapagod. Yung araw-araw mo ginagawa yung isang bagay na hindi mo makita kung may patutunguhan ba ito talaga ginagawa mo. Alam mo, naalala ko ka dati nung nagtatrabaho po ako dito kasi nakatira ko sa La Mota City. Dahil may parents ko sa Nevesiha, nakikitira kami sa tita ko. Ang trabaho ko po sa Taguig. Alas 7 ng umaga ang pasok ko, every morning po yun, every day. Siyempre po, 7:30 ang pasok ko, hindi naman 7:30 nagigising, alas 5 gising na ako. Gagayan ka, mamamasahe ka. Mula po sa bahay namin, sasakay ako ng tricycle papuntang kanto namin. Mula kanto, mag-jigin po ako ng monumento. Mula monumento, sasakay po ako ng bus diretso ng Taguig. Di po, papasok ka pa ng mukha ka ng pa-uwi. Araw-araw yun. Hindi ka pa nakabungkon kahapon, ukulitin mo na naman ngayon. Na naman sa trabaho. Minsan iniisip ko, tama pa ba itong pinagagagawa ko sa buhay ko? Kasi sabi nila, pag masipag ka, matyaga ka, layaman, ilan taon ako nagsisipag at nagsasya, ano na nangyayari? Alam mo kung bakit? Kasi kailangan katanungin ko rin ang sarili mo, yung kaya kasalukuyang ginagawa mo, yan kaya ang direksyon papunta sa pagyaman. Kasi baka walang pinagkaiba yan, bumili ka ng isang brand new na BMW, papunta ka ng Baguio, pero yung landas na tinatahak mo, papuntang Laguna. Darating ka ba ng Baguio? Yes. Hindi, pero kahit kayo nakabisikleta ka lang, papunta ka ng Baguio, at yung direksyon na tinatahak mo ay papunta rin ng Baguio, darating at darating ka sa gusto mong puntahan. In other words, yung ginagawa mo, kailangan, yan yung alam mong papunta sa pag-aseso. Kasi baka marami ka ng oras at panahon na sinasayang. That is the reason bakit binigyan ko ng pagkakataon ang royal na ito sa buhay ko. Because I want change. I want a change. Gusto ko may mabago. Because if you always do what you've always done, you will always get what you've always gotten. Kung paulit-ulit ang ginagawa mo, natural resulta paulit-ulit din. Last year ang hirap ng buhay mo. Last year ang hirap ng buhay mo. Ulitin mo yung ginawa mo sa the next year, itong taon na to, sigurado ko mahirap pa rin ang buhay mo. Kaya mo nang ginawa, wala rin mababago. Ladies and gentlemen, I am here to present to you yung bagay na po pwede magpabago po sa inyo. Hindi ko sinasabing iiwanan mo ang trabaho mo, idadagdag mo lang to. Kasi kung wala kang idadagdag, wala rin madadagdag sa resulta mo. Tama?
Itong negosyo, mapakita ko sa inyo, negosyo po. Negosyo siya, pero unlike other businesses, hindi nyo kakailanganin ng malaking kapital para kumita kayo ng malaki. So guys, I have to be honest, may kunting kapital. Masisinungaling ako sa inyo kung sasabihin ko, laway lang ang kapital niyo. Kasi baka po, balding-balding laway din ang itaan ninyo. Tama mali? Pangalawa, hindi kailangan na may experience ka o magaling ka. Kasi dito ituturo naman lahat ng gagawin mo. At pangatlo, hindi ito nakakatakot subukan. Kasi ito lang po ang nakita ko negosyo nung walang pagkalimbing. Yes. Salamat po sa nakabibigay ng pagkalimbing. Excited ba kayo? Yes! Are you all excited? Yes! Now first, let me present to you the profile of the company. Kailangan malaman mo muna kung ano ba itong kumpanyang pinapasukan mo. Okay, marami sa mga first time narinig-rinig mo lang ang Royal. Pero sino ba si Royal? Ano ba talaga ang Royal Business Club? Now, ladies and gentlemen, the name of this company is Royal Business Club International Incorporated. This is a 100% pure Filipino-owned corporation which started year 2006. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang Royal Business Club po has been in the industry for almost 10 years already. Malaking factor yun. Kasi pagpapasok ka sa isang kumpanya, you have to check the proven track record. Tama mali? Okay, ang Royal po, mag 10 years na. In fact, nung 9th year anniversary natin noong 2015, we just celebrated our 9th year anniversary sa Araneta Coliseum. Sino po yung nandoon noon? Alam nyo what's so exciting about it? Itong taon na to, ang taon ng ubuong Royalista. Because this year, ladies and gentlemen, we will be celebrating the 10th year of success ng Royal, no less than the biggest indoor in the world, sa Philippine Arena. Ay magsasama-sama para i-celebrate ang ika-10th anibersaryo ng Royal Business Club on July 9 sa Philippine Arena. Okay, so 10th year na po ang Royal. Now, mga kapatid, ang vision po ng kumpanya is to be a world-class Filipino institution. Ibig sabihin, a local company, Pinoy po ang may-ari. Pero ang vision o pananaw po ng management ay makapag-expand sa international arena. Alam niyo, para sa akin, na isang negosyo kaya i-cater ang international, malaking negosyo po yan. Kasi alam na alam po natin na kalat po ang mga Pilipino kahit saan bansa tayo pumunta. Lahat po ng bansang pinuntahan ko, airport pa lang ang dami ng Pinoy. Sumigaw ka lang ng balot, may titingin talaga sa'yo. Kasi talaga walang bansa na walang Pinoy. Nakuha niyo? At karami yung mga kababayan natin nag-a-abroad. Alam mo ba, nag-iisip din sila kung ano man ang negosyo nila pag-uwi. Para fallback business, kadalasan nga, alam ko, ginagawa, patay ng grocery. O kaya bibili ng tricycle na ipapapasala. O kaya jeep na ipapapoundary. Sa ilang tao po na kilala niyo gumawa na may umaman pa? Wala. Alam niyo, maganda sa Royal, lalo na mga kamag-anak sa ibang bansa, pagkakataon niyo na po ito, na-share ko sa kanila. Kasi kahit nandun sila sa ibang bansa, pwede na nilang simulan yung pag-Royal. At ang maganda lang, pag na-establish na yung business nila, pwede na sila mag-for good umuwi ng Pilipinas at magkaroon ng magandang buhay dito. Sinasabi ko po yan dahil ako po mismo sa loob ng 9 taon, marami na po akong OFW na napauwi sa Pilipinas at may magandang buhay na ngayon kasama ng pamilya. Club is a proud member of Philippine Marketing Association, Film Export, and Philippine Chamber of Commerce and Industry. Now, bakit pa ganito kalaking kumpanya ang Royal? Bakit ganito katatag ang Royal? Simple lang po. Because we are being headed by a very kind-hearted person. Okay? Napakabuting tao po. I had the chance to work with him closely. Since few months ago, I was appointed as one of the executive committee member of Royal. Now, I really understand kung bakit po ganito pinagpapala ang Royal. Because we are being headed by a very kind-hearted person, the chairman of the board, and the chief executive officer of Royal, no less than Mr. Ricardo S. Castañeda. Powerful men and women na mga expert talaga, mga kapatid, who's also with him, working hand in hand with him. We have the management committee, okay, and of course, the executive committees. Palakpakan naman po natin. So maraming taong magagaling na nag-iisip pa kung paano pa mag-i-innovate, i-develop, at lalo pong pagandahin ng pagandahin ng pagandahin itong kumpanya po na Royal. Nakuha niyo?
Na mga kapatid, ito po nakikita ninyong building na to na nasa screen, ito po yung kung saan tayo nandito ngayon. Ito po ay building po ng Royal Business Club. Okay, for your information, hindi tayo pupukupa sa building na to. We own the building. Mula lupa hanggang buong building, pag-aari po ito ng Royal Business Club. So, I think for some of you who will be questioning the stability of the company, guys, that building alone is not just an ordinary building for me, but it also symbolizes the stability and the commitment of the owner of the management. Yes. Tama? Yes. Okay, ang malupit po dito, mga kapatid, hindi lang tayo sa Manila or sa head of sa Quezon City nag-exist. I'm sure there are some of you na may mga kamag-anak sa mga probinsya na gusto nyo somehow na i-share ang business ng Royal. Okay na okay po. Because we bring Royal closer to people. Nagkaroon po tayo, marami tayong mga existing offices in key cities nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao. These are, we have 22 Royal company-owned branches. Company-owned po, 22 in key cities nationwide. As far as Davao City, Butuan City, Zamboanga City, mayroon po tayo niyan. Ang malupit, aside from the 22 company-owned offices na meron ang Royal, we also have about 23 satellite centers na nag-e-exist nationwide. Palakpakan naman natin. So, natin sa Quezon City, we have Cavite, and so on and so forth. Ang malapit niyan, mga kapatid, di ba, parami ang Royal. Ibig sabihin, mas nagiging madali sa lahat na nagro-Royal ang pag-Royal. Kasi meron tayong physical office sa halos sa lugar po sa Pilipinas. Ang maganda doon, hindi lang po sa Pilipinas ang plano natin na magpalaki. Nagpapalaki po tayo sa buong mundo na. Sa katunayan, mga kaibigan, we already have an existing office in, we have existing offices in Dubai, which is located at Naira City across Naira City Center. The third and the fourth floor of the New Century Tower, nandun po yung napakagandang opisina ng Royal. Alam niyo kung napunta po kayo doon, because I've been there several times already. Hindi po ito limitado sa mga Pinoy lang. Ang dami nating mga kasamahan doon na distributors, iba't ibang lahi po. May Pakistans, may Indians, may Arabs, di ba? May Russians. And they're so crazy about the products of Royal. Alam niyo, para sa akin, ang lakas po ng discrimination when it comes to Filipino products, lalo na sa ibang bansa. The fact na tinanggap ang Royal ng ibang lahi, ibig sabihin, world class po ang produkto ng Royal. World class ang produkto ng Royal. Sa pagpapas natin sa Dubai, naging gateway yun to other Muslim countries or Muslim places. Last January of 2015, we just opened our company-owned office in Abu Dhabi. We also have our existing company-owned office in Taiwan, which is located in Taipei. Last November, I was there together with the chairman. We celebrated our fourth year anniversary sa Taiwan. Mayroon 4 na taon na po tayo sa Taiwan. And last November, then it was announced na itong taon na to, nagpaplano na po mag-branch out ang Royal in some provinces ng Taiwan, like Kaohsiung and Sichu. Palakpakan naman natin. Before, we also have office in Nigeria. This year lang po, last year lang po, nagbukas tayo, nag-soft opening tayo ng ating opisina sa Nigeria. And this coming, I think February or March, about to grand opening na po ng ating office sa Abuja, Nigeria. Palakpakan naman natin. Excited ba kayo? Yes! At itong taon na to, may iba pang mga bansa na bubuksan po ang Royal. Especially first or second quarter of this year, may inaabangan po tayong bansa na mabubuksan. Palakpakan naman natin. So, hindi ko naman i-disclose yun. I will allow chairman na siya magsasabi po kung ano yung bansa na susunod na bubuksan natin. Excited ba kayo doon? Yes! Mahina, are you all excited? Yes! Bumalik muna tayo dito sa Quezon City. Naglakbay na po ang diwa natin hanggang Nigeria. Pag-usapan muna natin, paano ba kami kikita sa Royal? Ano ba ang gagawin namin para kumita kami ng malaki sa negosyo ito? Alright. Mga kaibigan, just like any other businesses, ang Royal Business Club po ay may produkto din. Kasi ang negosyo, dapat talaga may produkto yan o services na ino-offer. Because the products legitimize the business. Do you agree? Yes. Ang puso na negosyo, nasa produkto pa din. And remember, the reason ba tayo nakapasok sa kung saan saang bansa, simple lang, maganda kasi talaga ang produkto ng Royal. Hindi tatagal na mahigit siyang na taon ng Royal kung ang produkto po ay palpa.
Ang produkto ng Royal are mainly concentrated on health and beauty, wellness products. Alam naman po natin na yan ang patok na patok na negosyo sa panahon ngayon. Anything to do with beauty. Sino ba ang gustong kumain? Wala. Tama na eh. Lahat ng tao kahit paano gusto kumanta. Hindi ba? Kasi sa panahon po ngayon, mag-a-apply ka nga lang ng trabaho. Isa sa requirement, please, personality. You have to be well-groomed. Kasi yung galing, yung sipag, hindi yan ang unang nakikita. It's always the first impression, physiology. Kaya huwag ka magtaka, darating daw ang panahon, yung pagpapaganda, hindi na luho kung hindi pangangailangan ng tao. Kaya marami talaga mga negosyante pumapasok po sa beauty industry, sa health industry. Kaya hindi ba sulputan ng sulputan yung mga salon, yung mga spa? Kasi napatok na patok na patok na negosyo ngayon. As a matter of fact, a very famous author and economist who used to be an advisor of two past presidents in America, he was even quoted as saying that wellness business is the next $1 trillion industry. Nandyan ang pera ngayon. Kaya huwag ka magtaka kahit beauty industry ang pumapasok po mga kalalakihan. Dito nga sa Royal, akala nung una nila ang babae kasi may mga sapon, may mga lotion. But you will be surprised, 60% of our distributors, lalaki po. Hindi mahalaga sa kanya kung ano yung gusto niya. Ang mahalaga kung ano yung gusto ng nakapaligid sa kanya. Siyempre, ikaw ang supplier. Kung ano ang demand ng market mo, yun dapat ang sinusupply mo. Then it will be a good business. You know the law of supply and demand. Malakas ang demand sa beauty. Malakas ang demand sa health. Tama mali? Ang Royal po, our business is basically divided into two. Nahati po ang negosyo natin sa dalawang bagay. We have what we call the retailing business and we have the wholesaling business. Now, if I were to ask you, between a retailer and a wholesaler, sino ang sa tingin yung mas malaking kumita? Wholesaler. Wholesaler. Kasi ito bultuhan ang usapan. Maramihan, by volume kasi yan. That is why 80% of your time should really be allotted on the wholesale program. Well, if you are into selling, alam niyo, meron tayong tatag na retailing business. But that should only be 20% of your time. Nakuha niyo? Kung gusto niyo ng malakihang kita katulad ko, then focus on the wholesale program. Pero dito, sa retailing pa lang or benta-benta, tingi-tingi, hindi ka na magugutom 20% of your time. Ito po yung ipapaliwanag ko ngayon sa inyo. But then again, ano ba yung mga produkto ng Royal? We have almost 30 product lines. Marami po yung mga produkto na concentrated on beverages, cosmetics, and supplements. Pwede po kayo umattend ng aming product demo sa other day kung gusto nyo maintindihan ng lumusan yung mga produkto. Okay lang ba yun? Yes! Now, ladies and gentlemen, lahat ng mga products natin, of course, got an approval for GFAD. We have halal certification, kaya natin nakapasok sa mga Muslim places. We also have the PIPA, which is Philippine Institute of Green and Plant Chemistry. Attendan nyo po yung product demo para mas maintindihan nyo yung sinasabi ko na yun. But then, ito po yung mga produkto natin. Lahat ng mga products ng Royal, okay, are exclusive for Royal. Nakuha nyo? Hindi tayo kumukuha ng produkto sa ibang kumpanya tapos dinilabelan natin ang product natin. Atin kumisip yung mga produkto na to. Like for the supplements, ito yung mga supplements natin, marami po yan. We have the glutathione, isa yung sa pinaka-flagship natin. Kasi ang glutathione sa Pilipinas, sobrang sikat talaga. Ano kadalasan natin alam sa glutathione? Pampapote, di ba? Pero sa totoo lang, mga kapatid, sa States po, this is popularized as an antioxidant because it nourishes the liver and kidneys. Ang tanong ng iba, is it safe to take glutathione? Safe naman po kasi meron kilala na sistema natin ng gluta. Okay? Now, mga kapatid, kung malakas na yung dosage na pinitake natin, which depends on your height, weight, and age, doon siya nagkakaroon ng side effects sa melanin ng skin natin, which later on results to skin whitening. So, ibig sabihin, yung skin whitening effect ng glutathione pala, side effect lang po yung lahat ng gluta. Nagkataon, magandang side effect. Kaya di ba sa Asian countries, lalo na dito sa Pilipinas, ang binibili po ng mga Pinoy, yung side effect. Wala po pa kayo ng satayan sa ako kung importante pumuti. Yung iba nga, di ba, nagpapa-inject pa ng gluta? Pero alam mo, kahit nagpapa-inject ka ng gluta, kailangan nagsusustain din niya yung supplement eh. Ang Royal po kasi, we have the best glutathione in the market today. Magkano ang bentahan? Doon tayo sa negosyo. 1,680 pesos ang bentahan yan. Yan yung SRP. Pag naging distributor ka kasi ng Royal, you will be entitled to a discount of up to 30%. So, ibig sabihin, may 30% discount ka pag binili mo,
1,176 pesos lang kung bibilhin to pag-distributor ka. Kung ibebenta mo to sa retailing part ng business, 1,680, ang tubo mo nasa 504 pesos per bottle. Ito pinakita ko lang sa inyo, yung kikitain nyo kung magbebenta kayo. Ang isang bote ng gluta, tubo ka ng 500 pesos, hindi naman masama yun. Imagine mga benta ka ng sample, that's more than 5,000 pesos. Sa panahon ngayon, magkano lang ang minimum? I think minimum po sa Manila, 456 pesos per day. Kung sa probinsya ka pala nagtrabaho, mas mababa pa dyan. Nagtatrabaho ka from 8 a.m. to 5 p.m. Just imagine, you are working for 8 long hours just to make how much? 400 pesos. Parami tayong mga kasamahan, 8 oras nagtatrabaho, pinitsatsagaan ko ang 400 piso. Araw-araw na kita. Subukan mo pumunta sa kapitbahay mo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag niyo magtantanan sa kakakwento ng luta. Eh sigurado mo ako bibili yan, mapaalis ka lang. Tama ha? So, kaya, kasama ko lang, alam nyo, whether you accept it or not, ang pera nasa sales. Nagiging mahirap lang naman ang sales kung walang demand sa publiko yung binibenta mo. Ang tawag doon, hard selling. Ang royal ko, kahit hindi ka marunong magbenta, makakabenta ka talaga. Kasi kilalang kilala yung products namin, di ba? Tapos marami na talaga naghahanap. Considering, hindi lang isang product yan, marami tayong product lines. Meron tayo, ayan, may vitamin C, may mga pagpapaya, yung mga bubulwak-bulwak ang bilbil, meron po tayo dyan. Tama niyo? We have, of course, marami. Meron tayong for memory retention, meron tayong performance. Itong performance na to, anti-aging and vitamins exclusively for men. Maganda siya to prevent prostate cancer or prostate problem. Kasi ang lalaki pa rin kakailan, kadalasan yun ang nagiging problema. Kaya maganda rin po siya sa mag-asawa na si Mr. Walang Ganang Kinesis. Okay? Pag ininom mo to, talaga magpa-perform ka to the max. Wala lang po tayong demo para dyan. Kailangan yung demo ko. Blood sugar level, to lower blood cholesterol, so it's good for digestion, and so on. Then, of course, the beverages, yung mga mahilig mag-coffee, we have the best coffee in town, promise. Ang sarap po, at saka masarap pa yung coffee natin. Pero favorite ko dito, ito pong recharge. I cannot live without that. Yung recharge kasi, ito yung juice drink na kesa rin sa soda ko, or artificial flavored juices, mas maganda to kasi mas healthy po siya. It's a 7 of nature's most potent antioxidants. Kasi may combination niya with mango skin as anti-inflammatory, blackberry is good for the, you know, urinary tract, silima is good for the liver, and so on and so forth. Okay? So maganda po yung ating recharge juice drink. Tapos, we have of course the cosmetics line up. Ito, sa totoo lang, dito po talaga famous ang Royal. Sa mga pampabeauty. Okay? Lalo na po yung mga sabon ng Royal, ipupusta ko talaga. Nasa atin po ang pinakamagandang sabon. Yeah! Kasi proven na yan. Alam mo sabi nga, di ba? Tipirin na lahat, huwag lang ang mukha. Kasi yun ang unang mong ihaharap sa tao. Ang maganda po sa sabon ng Royal, of course, depende sa skin type mo. Kung ikaw ay dry skin, you'd rather use the anti-aging facial soap. It's shea butter and collagen, which produces natural moisture. Kung gusto mo naman smoothening and whitening effect, okay, na medyo magmamild peel ka, then you can go with the gluta soap. Now, for those people naman na oily skin, okay, at saka acne prone, better use the Kochi papaya soap. Yung Kochi, it exfoliates the skin while the papaya lightens and whitens the skin. Pag nakita mo yung mga sabon po ng Royal, marami pong kising iba na i-intimidate. Akala nila mahal ang mga produkto ng Royal. Kasi packaging pa lang, pinagkakagastusan na po ng Royal. As you can see, di ba karamakaranasan, kadalasan po ng mga sabon sa labas, yung mga packaging, either carton lang or plastic lang. Eto makikita mo, laminated siya, tapos sealed pa loob at labas. Kahit ilagay mo po siya sa balde ng tubig, hindi mo papasok ang tubig sa loob. Nanalo po siya sa United Kingdom, best in labeling and packaging. Yeah! So, kung pinagasin ka ng pampayin ng labas, paano pa kaya yung loob? And mind you, 180 pesos lang yung kotse. Pag-member ko, 126 lang. Kahit isang ordinaryo ng mga kaya na gusto magpaganda, pwede mo gumanda sa Royal. Ako ano? Yes! And then we have, of course, the toner. Maganda yung toner natin. We have the pinkish cream, one of my favorites. Yung pinkish cream po hindi malagkit sa mukha at saka hindi po siya mainit. At saka maganda nag-adapt siya sa skin texture mo.
ko. Di ba nung addict ako, nausok ko kasi yung mga ano, yung cream na, yung chinsan-chan, alam mo yun. Nung puti-puti ng mukha mo, tapos yung katawan mo, hindi. Tapos talaga oily-oily na yung skin mo, naglalamis ka. Yung akin ito maganda, kasi yan, matte finish yan, parang ka nakapundbos. Tapos, katagal-tagal mong ginagamit, puputi ka, tapos magpipinish-pinish. Then we have the day cream and the night cream moisturizer with peptide technology. We also have the lotion, water-based lotion. Kaya siya malagkit sa kasawan, mainit. As compared sa mga oil-based lotion na ginagamit natin. Mabango pa po, tapos may whitening effect. And then we have the lipstick, lahat ng shades meron tayo, organic. We also have the deodorant, anti-perspirant, whitening deodorant. For men and for women, meron tayo. Of course, we also have ito pang BB cream, which is actually made in Korea, with SPF na po yan. Ang maganda dyan, sila yung makikita mo nagiging flawless talaga. Di ba yung Korean, mga Chinese, mag-tinyan parang flawless because of the BB cream. Maganda siya i-mix with the English cream. That we have also the facial foam cleanser, which is a good makeup remover. Blemish gel, para makover yung mga dark spots and blemishes. And we also have the Rejuve. Yung Rejuve, yung maganda po, na talagang for ano siya, stem cell activator. So maganda siya lalo ng mga anti-aging, pampanat po. Kasi feel mo parang tinatighten yung skin mo. Maganda ba yung produkto? Maganda. Mas magugustuhan nyo yan pag umaten kayo yung product mo. Kasi mas may papaliwanag po ng buo yan. Pero ang maganda, hindi tumitigil ang Goya sa pagde-develop ng mga bagong products. In fact, few months ago, nag-launch na naman tayo ng mga bagong products sa Resorts World. Meron po tinagdag sa lineup natin ang collagen. Talakakan naman natin. Obvious na collagen is maganda po for the skin, para mag-sample your skin. And anti-aging is also good for the joints. May mga osteoarthritis na katulong din. We also have the Whiskin. Sa mga bata, pinipaper din natin pati yung mga bata. Kasi meron tayong chewable gummy na lahat ng nutrients po nandiyan. Tapos, we have also the Fast Trim. Mas lalo natin pinaganda yung pampapayat natin kasi meron siyang Garcinia Cambodia, which is a very good appetite suppressant. And of course, sino ba hindi nagtutoothbrush? Lahat naman tayo nagtutoothbrush. But I can all honestly say to everyone that we have the best toothpaste in the Philippines. Palapa natin. Because you have the technology, yung kung nanoxin technology. Maganda siya for sensitive teeth at saka whitening effect. At ang maganda po doon, ang tagal talaga ng fresh bread na lasal. Alam mo pala kung fresh ka, magkape ka, naamay-amay mo pa yung mint, yung fresh bread mo. Kaya matipid po yan eh. Kahit every other day ka na naman toothbrush talaga. Matami. Tapos talaga longer lasting talaga ang fresh bread. Maganda ba? Maganda! Sa dami na naka-line up na products ng Royal, nagdadagdag pa po tayo. As a matter of fact, yung ating Head of Product and Research Development team ay busy-busy po sa pag-develop ng mga bagong products na ilo-launch natin sa Philippine Arena. Very stable. Ang products na ganda rin, nakakabalik mo mga produkto. Ang tanong, paano ba kami kikita dito? Okay, I need your attention here. How can you do Royal or how